Welcome to the beauty and bounty of Mindanao. Ngayong araw po na ito, nandito po ako sa Mindanao State University. Nang naawan Samis Oriental. This is a small branch of the larger Mindanao State University in Marawi. Pero itong branch na ito focuses on aquaculture and fisheries. At meron po silang ginagawa rito ngayon na isang programa na kung saan ay they are trying to breed our grouper. In fact, 2 years na nilang ginagawa. And ngayong araw po na ito, titignan natin how far they have gone, ano ang na-achieve nila, and what else do they need to pursue the program. I'm Manny Piñol. Welcome to the beauty and bounty of Mindanao. Unsa ang process nyo diri? Pila ka breeders na amo? Karon sa nangal maturation study we have 24 na mother. Yes sir, ang pamanggula na kay isa ka laki then tulo ka babae per tank for example. This one na ipat sa diha then na isa ka laki apoy tulo ka babae or something like that. When did you start doing this? Dugay-dugay na sir. Lisod ang atong pagpa-spawn sa atong kining Malabar grouper. Actually, ang kamanggod kay kinahanglan kita mga vitamins. So, naami nakuha na cannulate ng mga eggs pero immature di pa gyud sa mahats. So, there's certain vitamins yung we were trying to looking for. So, until today, wala mong production ba? Wala pa sir. Naami nakakuha ming itlog pero di lang mahats. So meaning immature pag yun, so napagay medyo dugang pag yun ng inhalan kami ng mga vitamins. At least nakita na. Asa available ang vitamins? Sa kwan sir, actually I'm supply sa usahin mo kami mga kwan sa other stores, sa mga pharmacy lang sir. Kaya kinalan mi o ganang fish oil, vitamins rich in vitamin E, C. So, since kistart nyo, unsang year mo nag-start? Last year sir. Last year, yes. So since nag-start mo last year, wala ko may na-produce na? Wala pa may na-produce nga, bali, larvae. Pero sige na may kakuha ko mga itlog. Only lang, mga among gi-check sa among laboratory, immature pa yun siya. Unsa ang kinanglan nyo nga suporta para ma... Okay, wala ko rin. Among suporta, sir, is kana man kung sa among, for example, sa food supplement, vitamins, say na yung mga lapses sa mga panahon, kay giba agad po mi sa faces sa moon. So kung mulaps na siya, kung muna na yung diferensya sa yung gonadal maturation. So na yung pangitangan na amin. So total, pila ka babae ang naamo? Kay hermaphroditic mong guni siya, sir. So we are expecting 6 times 3, 18, right. Natay giant grouper sa likod, sir. So dito sa gawas. Asa dito, sir. Dito lang natin makita na po niya. Asa ang gani? Kwan sir, gikan siya sa kabasalan actually. Niya, kay gusto man may mag-study about sa grouper reproduction. Mutong nag-venture may naa sila ito. Muna ang gikuha diri sila. Gikan sa kabasalan. Unsa nga nasod ang advance sa grouper, ano? Sa grouper breeding? Actually sir, sa Manila sir, na ay gaklaim nga na sila i-production sa grouper. But super, we have sa significant nga records, figures. Di pa naman makuha yun. So, dirita sir na ikaw, sir. So, i-declare naman ang area nga dili pwede sa mga bata, sir. Usay, mukaon yung ID. Kagalaan naman sa bata. Ikaon yung ID. This is, sir, about 30 kilos, sir. Giant grouper ni siya. Muna siya ang giant grouper. Asan ni siya nakuha? Dito, gapon, sir. Kabasalan, sa Buanga, dapit. Amo ni transport. Unsa na siya, male o female? Male sir, male. Male? Yes sir. Asa ang female niya? Wala pa may female ano sir. That's why nga, butang na lang siya dili kay someday
makakuha mig mga giant grouper nga female, muni i-match naman sa iya. So, very rare ni siya? Yes, sir. Giant grouper. Super, sa mga bisita muni. Oh. Muni, ginadili may mga tao diri, kaya mga bata, mag-anala man, paakong lang siya. So, how long have you been doing this? Yes, almost 2 years, sir. Ha? Almost 2 years na. 3 years? Mm-hmm. Pero wala pag yun mo, wala, you have never been successful. Oh, pero nakakulik na may only lang, sir, digid siya, man. It's good. Muni, ang isa na pero ganyan, wala pa may kwan ini. Wala pa na muni, ipabridge, sir. Last year, sir, sir. Kaya mangita lagi may kwan ani. Pair ani for the meantime, we're still searching for source of this kind matsu grouper. Kasi pangalan? Kwan sir, giant grouper. Giant ang iyang grouper. Scientific name is Ipinipilus lanceolatus. So mga estimated mga 13 kilos yan? 30? 30, yes sir. Pagdala na mo na sir, 16 kilos pa ni. Actually, duha ni sa kabuk, pero pag-abot din rin nabagwan sa environment, daghang mga worms, mga parasite na nagtubo sa iyang dili sa iyang gills. Munang amo gini siyang gi-maintain pag ayo. Please na anabot na isang 30. So naay chances nga kung na may hugaw, sa man hugaw. Ah, sir. Kana. Kini? Oh. Ay, kuan ni sa iyang kuan sir, pins niya lupad lang ni. Kanang plastic unsa man siya? Kuan sa iyang float, sir. Sa kaning iyang float, sa aerator. Ah. Floater siya para di siya ma-unload yun, deeper. Maliban po sa Lapu-Lapu research, reproduction research, ang MSU na awan po ay gumagawa din ng research sa abalong. And eto, napakasimple lang pala nito. So, unsa'y ginahimo nyo dali? Ginagawa nito, device form. Unsa siya, mangitlog na siya? Oo. Oh. Unsa kana ang itong itlog kana? Kanang puti? Ayun, sir. Kan. Lahi na siya. Sa school na siya, kulitaw ng itong buros na babae o kang katong laki na yahang baker na laki. Okay, isa na dito sa nice spawning. Spawning pan din nyo. Kini sila, unsa man, unsa pagkailan nyo kung babae o lalaki? Mailan sir sa iyang kwan, reproductive organ, ang kwan, laki, puro. Dili, kwan pa muna siya sir? Ang kwaro dito. Immature pa na siya, bata pa na. Ang sasulog ka dito ang broodstock, mailan. Unsa kadagko ang broodstock ninyo? Nata sa mga 40 to 100 grams, anak. Ang usa ka buok? Okay. How long does it take for the abalone to mature and reproduce? 1 year, sir. Mag-start na siya. 1 year. 1 year up to 2 years na yung production. Okay pa na siya. Nakahimo na ba mo o kwan? O naka-reproduce na mo kabalong? Oh, naana siya. Pero kwan lang. Ang dili yun yung kayo. Study pa mo gumi. Study. Okay. But you can reproduce it? Oh, kung naay kwan siya. Kay naka-try mo sa spawn. Okay. Pila ka larvae ang inyo ma-produce? Naka, actually, mo kwan na siya o mga 30,000 na naka ang iyang log, pero gamay ra kayang survival og mga 1 to 3% ra ang iyang survival. Aha. Minsan sa sakit mo diha pa na ilang kwan. Mao ba? So kung naa kay 1,000 kato di na to survive. Kung naa kay 1,000 mga 30 ra mabuhi. Okay.